Hello, for this interview, I invited the second runner-up in the Tenun Pakarajaan Fashion Designers Competition. From La Union, please welcome Gemma Gamet. Hi, Gemma. Kumusta? Hello, Derek. Good evening po. Good evening, everyone. Good morning sa mga Opo, kagigising. gabi ngayon habang kami nag-interviewan ni Gemma. Anyway, Gemma, kailan ka nagsimulang gumawa ng mga damit? Actually, I started fashion, Derek. Ano eh, parang basically kasi pumasok ako ng schooling, hindi talaga marunong gumawa ng damit at all. Hindi ako marunong mag-sketch. So, natutunan ko lang talaga siya sa school. So, I started going into a fashion school mga November, ano na siya? So far. November, Tama ba? yes So po. far? Yeah. So. Yes po, School of Fashion and Arts. Mga November 2023. So, pagpasok ko ng school ko, dun na ako natutong buo ng damit pa konti-konti. Hanggang sa nung graduate ako. Then, what hasn't me was the pandemic face mask. Doon ako na start as in talagang yung technical talaga. Kasi wala graduate na ako noon. I have the idea, background of it, pero iba talaga pag solo learning, like wala nang mag-assist sa iyo. So Oo. doon na So nag-start. yun, nga dapat ang sunod kong question, di ba? Nagkaroon ka ba ng formal schooling? Tinapos mo pala yung course mo sa SOFA, no? Yes po, 4 years. And tanong ko, kumusta naman yung schooling mo sa SOFA? I mean, I'm sure na marami kang natutunan sa kanila, di ba? Yes, Derek. As in, yun nga, as I was said a while back, wala talaga akong alam with fashion. I mean, nung bata ko, mahilig ako mag-sketch, crafting. Yun talaga yung major ko, crafting talaga. Crafting tsaka photography. But then again, nung pagpasok ko ng SOFA, dun ko natutunan mag-patterns, dun ko natutunan mag-sketch. Specifically kay Danilo Franco. Oh, Yes, kay Sir Dan. talaga? Wow, Siya buhay yung pa siya mentor ko. noon. Oo. Opo. Isa yan Kami sa yung mga huling love kong mentor. designers. Isa yan sa mga love ko. Napakabait, napakabait. Diba? Totoo po. Kaya lang Opo. talaga hanggang doon na lang. Anyway, Gemma, napansin ko, Yes, Derek. tinatawag mo ang brand mo na Modista La Union. Bakit
ginamit mo yung Modista La Union, bakit hindi yung Gemma Gamer? Definitely. Ang initially ang the brand name talaga is Modista po. Yung Modista La Union is the company name. Now, yung Modista is like I want it na parang ayoko kasi yung ako yung maaalala ng tao. Gusto ko yung craft ko, yung damit ko, which is gusto kong bawat damit ko may story. Kasi yun yung work natin eh. We need to transcend a story to the people. Kaya nga tayo artist, kaya tayo crafters, kaya tayo designers to inspire other people. So yun talaga yung goal. Initially nga, ang unang branding ko, parang gusto ko pa, parang Martin Margiela na wala kang talaga nakikitang tao. Kaso sabi ng jowa ko, paano maaalala yung mga damit mo kung hindi ka nila makikita? Kailangan nila ng figure. Parang, okay, fine, sige, magpapakita na nga ako. Tama naman. Tama naman, Gemma. Totoo naman, lalo na sa Pilipinas, no? Dito kasi ang sa fashion, lalo na ang branding, kailangan may mukha. 'Di ba? Kailangan, yes, 'di ba? Kailangan nakikita nila. Alam mo naman, very visual ang Pinoy, 'di ba? Yes, tapos Derek. Gemma, diyan sa pag-aaral mo sa SOFA, sa pagtatahi mo diyan sa La Union, anong expertise mo sa fashion? Ano, sino ang kliyente mo? Considering na based ka sa La Union, sino ang nagpapagawa? Sino ang ginagawaan mo ng damit? At ano ang linya mo? Initially, yung mga nagpapagawa sa akin direct, mga politicians. May mga politicians naman din. Meron din mga artists. Minsan may mga from pageantries. Pero normally, parang that yung most of my market na lumalapit sa akin is parang nasa outside the country din direct. Kasi ano, Gemma, di ba? Ah, parang pinopromote mo ang Inabel eh. Di ba? Kasi Yes, direct. taga-region ka eh. Di ba? Taga-region Yes, ka. direct. Oo. Pero anong January. Inabel ang ginagamit mo? Anong Inabel? It's from northern local leaves, direct. Saan Northern saan ka? leaves. Ilocos Norte, Ilocos Sur, may La Union na. Di ba merong Yes, ano, direct. merong Abel La Union. Ginagamit mo ba yun? From La Union, yes, direct. Meron din, which is yung Wasig, tsaka yung Trambia. Yun yung weaves na more ang parang commonly known as parang blanket siya. Yes. Oo. Yes. Alam ba ang Sometimes I blankets use ko that puro, then. ang blankets ko lahat Inabel. Di ba? Ang sarap sa Ilang balat. years na, Gemma? Siguro mga ano na to, 15 years na, ang tibay niya. Oh, Tatlo, di ba, tatlo Derek? yan. Tatlo yung blankets ko na Inabel. Wala akong ibang blanket kundi Inabel. I mean, nabigay yun sa akin nung nasa Ilocos Sur ako. Binigyan nila ako doon, tatlong blankets. Anyway, nitong huli, sumali ka sa Tenun Pakaradjaan Fashion Designers Competition. At ni-refer ka ni Ignacio Caluyo, di ba? Yes, Siya yata sir. yung nag-inform sa'yo, Gemma, no? Aware naman Apo, ako, sinabi apo. naman ni Iggy sa akin yun. At saka napansin ko, sumasama ka sa mga bridal shows niya, bridal fairs, no? That side of Luzon, di ba? Yes, pa. Anong advantages sa pagsasali sa mga ganyang events? It's direct. It's more of marketing. Parang investment mo siya eh. Putting yourself into the market. Yun nga, gaya ng sabi ko kanina, kailangan may makita silang tao, may makita silang figure. Kasi investment mo yan eh. Kailangan mo munang maglabas para makilala ka nila. Kasi they have to see it na yung craftsmanship mo nandun. Kasi syempre, sa industriya natin, hindi naman siya putso-putso lang na parang, 25 pesos per yard, na ganyan. Parang, normally kasi ang tao, titignan nila yung, ilang yard na ba yung nagamit mo? Ilang, pero little they know, yung pagkalaki-laking ball gown, like umaabot na siya ng 15 yard. So kahit nasabihin mong ang per yard niya is 100, kahit sabihin mong 75 per yard, syempre yung petticoat, ilang patong yun? Diba, Derek? Typical problem. Typical Ang problem. Typical mahal. problem. Gemma, sumali ka sa designers competition at nanalo kang Yes, second Derek. runner up. Ano ba Yes, inspiration Derek. ng creation mo? Kasi yung creation mo,
nasa maleta ko na eh, dadalhin namin sa abroad, di ba? Thank you so much, I-exhibit Derek. namin, tsaka po photo shoot namin. Yung sayo ang nasa ibabaw kasi medyo fluffy dito sa maleta Yes, ko. po. Oo, babae. So, ano yung inspirasyon mo para gawin yun? Basically kasi, I am rooted talaga with culture, specifically Philippine culture talaga. So, I do my research specifically, yun nga, di ba parang ang theme natin is tenon para pakarajaan, which is to parang to flaunt their weaves, which is their local fabrics talaga. So I see to it na gusto ko dapat from Basilan yung inspiration. So I've searched the Basilan kung saan sila kilala. They are known for parang pearls. Parang ang pangalan ng Basilan is parang Isletas de Perlas. Yun yung title nung mismong piece. So parang upon searching about pearls, yun nga, syempre nakita mo siya sa sea. So I also incorporated it yung about sa sea. Kaya kung makikita mo dun sa mismong design, it's more of waves. I used parang yung mga kasi ano to? Shingo Sato technique sa na pattern making plus the draping. Then I use the draping to depict yung sea. Kaya pag Oo, naglalakad siya, maganda. parang nasa dagat. Maganda, yes. Maganda Thank talaga. you, And Derek. I agree with the judges' decision, no? Kayong tatlo. Doon mo makikita yung artistry kasi nung nakita mo na ba yung ano isang reel na isang ano ba yung video na in-interview kayo, nagsalita kayo and you were describing your creation. Sabi ko, Yes, Derek. iba rin tong babaeng to, talaga nag-iisip. Sabi ko, Yes, talagang Derek. nagre-research. Yan ang gusto ko sa mga bagets ngayon. Kasi nagre-research, inaalam, hindi lang gagawa ng damit. Di ba? Yes, Derek. Nire-research. And I Iba yung... appreciate that. Thank you so much, Derek. Kasi iba talaga kasi yung kapag may matututunan sa iyo yung tao compared sa nakikita mo lang na ay ganito yung damit, ah, may sleeves, ah, may skirt. Compared dun sa yung pattern talaga, bakit ganun? Kasi magtatanong at magtatanong yung tao sa'yo pag may na-evoke kang feeling towards your craft. Pero Gemma, talagang Yes, yun ang Derek. pansin ko sa mga babaeng designers, no? Pag gumawa kayo ng damit ng pambabae, as in babae. Babae talaga. It was fluid. The gown was fluid. Tapos yung tenon, ginamit ng ganon. And I think the judges appreciated that. Nakita nila yun eh. Nakita nila yun. So nakita mo naman yung judges natin. Hindi naman kung sino-sino lang. Di ba? Yes, And Father. talagang binusisi talaga nila. Anyway, Gemma, 37 yes. kayong lahat. Actually, originally 40. Ang nagpa-screen, 80. So napili namin top 40, eventually may nawalang tatlo, 37, di ba? At yun na nga, naswerte, nakasama ka sa top 3. Paki-describe naman yung feeling nung tinawag yung number mo at saka yung pangalan. It's actually a funny moment kasi dun sa list, di ba, parang alam ko na ako lang yung La Union. So top 10, ang goal ko lang talaga, sabi ko, okay na ako sa top 10 kasi nung nakita ko talaga yung mga contenders ko, like magagaling din talaga, lalo na pag nilapitan mo Magagaling, siya, oo. ang lilinis, sabi ko, oh my God, kahit top 10 lang, sige, Lord, top 10 lang. Kaya nung sinabi niyang top 10, di ba pangalawa akong tinawag, La Union, Union pa lang, wow, pansin mo, nasa stage ako, hinahawak ko talaga yung model ko. Sabi ng model ko, ikaw ba yung, sabi, ikaw lang bang La Union? Sabi ko, oh, tayo yun, te. Sabi ko, naghihatakak kami dalawa. So very excited ako. Di, hindi pa nasasabi yung pangalan ko. La Union pa lang. Naglalakad na ako kung mapapansin mo direct, diba? Pagdating sa harapan, di dire-diretso sila. Ay, hinahanap ko nung time na yun. Yung mga kasama ko. Ayun! Kaya pala nakita kita para may hinahanap. Kasi natatandaan ko yung top 3 na yan eh. Yung reactions ng top 3. Sabi ko, ano may hinahanap ni Jen? Sabi ko, second runner-up na nga siya. Ngayon, hinahanap ko yung mga kasama ko. Sabi ko, hala, awarding na. Baka hindi nila nakita, top 10 ako. Sabi ko, hindi ko kasi sila makita kasi full of light. So sabi ko, tapos mamaya, biglang, parang ang pagkakatawag ata nung time na yon is, after ng top 10,
Diretso, second runner up. Second runner up, yes. Second runner up, Gemma. So parang, huy, sabi ng model ko, second runner up ko daw. Sabi ko, ha? Sabi ko, gumana ako, ha? Sabi, second runner up ka. Totoo ba? Yun yung first na sinabi ko. Kaya kitang-kita dun. Actually, may kasama kong model dito. Oh. Say hello to Nim. Yan. Oh, hi, oh, hi. Mega. Hi. So, siya po yung nakakuha nung moment na yun na sobrang clear yung pagkakasabi ko. Sabi ko, totoo ba? Second runner up. Sabi ko. So, it was so funny moment talaga, Derek. So, Kasi Gemma, yung di time ba na yun, aminin natin, tama yung sinabi mo kanina, competitive yung batch, tapos ang lilinis pa, di ba? So yes, kahit sino, Derek. ako for me, kahit sino manalo nun, but nakita ko na nung when I saw the top three, nung kayong tatlo sa harapan, sabi ko, naintindihan ko na ngayon yung decision ng judges. Sabi ko, ito pala yun. Sabi ko kay Gemma, babae. Sabi ko, babaeng babae. Yung flow, kasi nung naglalakad pa lang dun sa presentation yung modelo mo, maganda yung flow. Di ba Actually, maganda nakita. yung flow? Sabi ko, naku, good luck na lang talaga sa inyong lahat. Sabi ko, kasi deserving naman, di ba, kahit sino. At alam mo ba, Gemma, to be honest, natuwa ako dyan sa grupo nyo dahil ilan kayo, 37? It was hard to handle Yes, correct. 37 designers, 37 Yes, correct. egos, di ba? And yet, wala akong naging problema, wala akong naging ano, wala akong nakitang, at parang ang tatagal yun na magkakakilala. Di ba, parang, di ba, parang sabi ko, ang swerte ko naman Actually, dito sa first batch na to. I mean, hindi kami nagka-problema, hindi ka walang pasaway, cooperative lahat, pag binatawag ng assistant ko, nakapila ka agad sa likuran, di ba, yung mga ganon. saka ano talaga, direct like tulungan. Kasi ang funny dun sa backstage, di ba, direct humihiram ako ng steamer. So humiram talaga ako sa Okada, sa mismong ano. Paghiram ko, lahat sila gumanon. Sabi nga, Zema, patulong na. Ay, Zema, pwede bang humiram? Sabi ko, oh, sige, go. So lahat kami nakapila talaga, like very organized. Like, lahat very friend, then tulungan, tulungan talaga. Kaya hindi ko Dun sa makakalimutan backstage. yung first batch na yan. Hindi ko makakalimutan kasi I had a very nice experience working with all of you. Thank Okay? you, Derek. Thank you so much, Gemma, Derek. anong Yes, po. advice mo naman sa mga designers na nag-aatubiling sumali sa mga fashion designers competitions? Isa lang masasabi ko, go nang go. Kahit Di ba? ilang beses ka mag-fail eh, yung failure na yun dun ka matututo. Kasi by the time na nag-fail ka, meron at merong feedback ang tao sa'yo. By the time na nalaman mo yung feedback mo, dun mo malalevel up yung sarili mo. So, go lang nang go. Diba, go lang ng go, diba? Ba't ka mag Yes, yes, bakit ka Derek. mag-hold? Kailangan tuloy-tuloy lang, diba? Ano naman advice mo sa isang batang babae o lalaki na gusto maging fashion designer paglaki nila? Ma-advise ko, actually halos the same lang din, Derek. Parang jump off the cliff lang din talaga. And it's a matter of planning, yung well-planned, like yung talagang reachable mo. Pero, I mean, masarap mangarap. Pero para siyang, you should plan your steps in a smart way. Like, very specific, measurable, attainable, realistic, and time-bounded. Always dapat yung plano mo going to that goal is nare-reach mo siya within those time. Para, alam mo yun, sa sobrang planado niya, iba eh, hindi siya, I mean, oo, sabi natin may times na mag-fail ka, pero by the time na nag-fail ka, natututo ka. So either ways, wala kang talo. Yung ganun tuloy talaga. Lang ng Diba? tuloy, di ba? Yes. Gemma, ano ang career plan mo in the next 10 years? Oh my God. Next 10 years, actually ako, hoping, praying, it's either London, Paris. I mean, yeah, it's a big dream, pero walang hindi imposible. Naman, just dream big. Yes. Sige lang ng sige. Kasi hindi natin malaman eh.
Malay mo, Mm-mm. may makuha kang financier or somebody who will help you. Kasi pagdating sa mga bagay na yan, kailangan ng finances, di ba? Kailangan mo Yes, magbayad, direct. may joining fee kasi yung mga yan. So, malay mo, hindi natin masabi, we don't know faith. And just pray hard, Gemma, na, you know, with yung diligence mo, yung tiyaga mo, and with your talent, I'm sure rewarded yan later on. Alam nyo, Thank you so much. para lang sa information ng karamihan, no, nag-apply po ito si Gemma sa dun sa designers competition. Ang pinadala niya po sa akin, mood board. Okay, mood board. Talagang kumpleto ho yan. And lahat ng pinadala niya sa akin, print ko yun. So doon namin nakita what kind of a designer you are. Thank you so much, Derek. Salamat po. Print ko yun. Naka-album hanggang ngayon eh. May remembrance ako eh. Naka-album yan eh. Oo. Kinilig naman ako, nasinabit niyo sa Derek. akin. I'm that kind of a person, even as a director. Lahat ultimong scratch paper, naka-file yan. So Yes, totoo. When we go back Mas later on, madali siya. Oh, mas mag kunwari later on, wala lang, magkita tayo. Dere, pati niya nung file ko noon. Ito, oh, tignan mo yung ginawa mo noon. Di ba? So, Thank you so Gemma, much, Derek. I'm really happy that you won second runner up and Luzon represent. Luzon, kasi ikaw, hindi, Luzon naman lahat, kaya lang Northern Luzon, Yes, kaya Derek. ikaw yung La Union, no? Ako yung nahiwalay. In a bevy of karamihan, Mindanao eh, di ba? Mindanao. Yes, Kasi Derek. alam nila ang tela nila eh. But then, ang nanalo lahat, Luzon. Pansin mo, La Union, Caloocan, and Pasig. I'm not discriminating the Mindanao people. Kaya lang, talagang nag-present itong top 3 ng kakaiba. Iba yung Thank you atake so nila much, sa Derek. tenon, which I hope matutunan ng ibang sasali pa in the future competitions. Dasal. Anyway, I'm praying for more. oo, Gemma, sana makapagtrabaho tayo together. In the meantime, ang katrabaho muna natin, dadalhin na muna namin yung damit mo sa Europe at sa Canada. Babalik na yan sa iyo mga September na. Kasi after Europe, pahinga lang kami ng 1 month and then lilipad kami ng Canada for 6 shows. So, sa Europe, 2 shows lang eh. Go Lisbon lang, and Derek. Rome. Oh, basta go lang ng go. Tapos kung picturean ko din kasi exhibit eh. I-exhibit Yes, namin Derek. yung inyong mga damit. Tapos si pictorial, yung exhibit kukunan ko rin ng picture kasi kasama namin si Madam, si Mrs. Saliman, the wife of the governor. Siyempre gusto niya rin makita naka-display yung gawa ninyo. 'Di ba? Thank you so much, Derek. If Salamat ever po. Gemma, may questions ako doon sa pag-assemble ng damit mo, tatawagan lang kita ha. Sure, actually. Oh, kasi I was about to tinanggal ko say. yung hanger kasi kailangan ko ng kilos. Di ba kailangan ko ng Yes kilos, pa. 20, 25 kilos lang allowed. So tinanggal ko yung mga hanger. Sabi ko, tatawagan ko na lang sila pag i-assemble ko na sa Lisbon at Yes, saka sa Derek. Rome. Okay, Gemma, Thank you thank so you for much, this. Derek. Thank you. Salamat din sa opportunity, Derek. Salamat po sa lahat. Ako, thank you, Gemma. Thank you po.